Welcome back mga kalapatids. Ngayon nga ay may i-unbox tayo. Pero bago ko ipakita sa inyo yung i-unbox natin, i-update ko muna kayo dun sa mga ibon ko na tinamaan nga ng adenovirus. So papakita ko sa inyo yung day 3 at day 4. Ito, panoorin nyo mga kalapatids. Pangatlong araw nila ngayon na ginagamot sa adenovirus. So, magpapalit nga kami ng screen dito sa flooring. Kaya tinanggal namin yung plastic screen. Kasi dito sa dulong part na to, may ngat-ngat ng daga. Tapos kaninang umaga, napansin ko, nandito lang sila sa side na to. Takot silang pumunta doon sa lugar na yon. Naiipon sila sa isang side. Kaya ginawa ko, bumili ka agad ako ng screen. Na chicken wire. Para hindi na kayang ngat-ngatin ng daga. So yan, pinakuskusan ko na rin kay JJBK ng Lysol, yung flooring, bago ilatag yung screen. So nakadagdag pa nga ng stress sa mga ibon yung pagpunta ng daga kagabi. So kaya bumili ka agad ako ng chicken wire para habitan ka agad o palitan yung flooring. So ito sila ngayon, ilagay muna namin dito sa aviary. So pangatlong araw na nga namin ngayon na ginagamot sila. Pati itong mga perks, kukuskusan na rin ng Lysol para mamatay kung ano man virus o bacteria yung nandito. Ginagamit na ni JJBK yung bathroom flooring. Chicken wire niya ang ginamit namin para hindi na mangat-ngat ng daga. Kasi yung plastic na flooring ay ngat-ngat ng daga. So ito yung pinalit namin. So may nakapasok ng daga dito kagabi. Nagpadagdag pa ng stress sa mga ibon. Siyempre, pagka pinapasok ng daga, lalo na kung malaki, hindi matutulog yung ibon. Pinalitan namin. Para agatin man niya, wasak ang ngipin ng daga. Ito sila ngayon, day 4. So, pang-apat na araw na silang ginagamot. Ito yung medyo malakas yung tama. Sana hindi siya mamatay. Sana makarecover ka agad. Day 4 na nga, ginagamot ko pa rin sila ng amoxicillin. So ito yung sitwasyon nila. So yung iba malakas na. Meron namang bagong tinatamaan katulad nito. Ayan. So ganyan talaga adenovirus. Lumilipat yung sakit. So ito yung dumi nila sa mouth. Hindi pa buo. So bibigyan nga natin sila ng amoxicillin. Ng isang kutsarang amoxicillin sa 4 na litrong tubig. Pagkatapos sa amoxicillin, haluan natin ng pure electrolyte. Ayan, ganun din sa kutsara. Ng pure electrolyte, ha. Walang halong vitamins. So, para hindi may dehydrate yung mga ibon kapag ginagamot natin sa adenovirus. So, ito na nga yung amoxicillin na may electrolyte. Inom. Inom kayo lahat. Hindi kayo uminom. Hindi kayo gagaling kagad. So mga kalapatids, kapag kunwari ayaw nilang uminom o hindi lahat umiinom, pwede nyong ihalo yung gamot sa patoka nila. Para dumikit yung gamot, pwede naman tubig lang yung pambinder dyan. So importante, makakain sila o makainom sila ng may gamot. So umagat hapon ko ginagawa yan. Ang ginawa ko nga, halo na sa patoka at saka meron na silang gamot sa tubig. So baka tatanungin nyo, bakit amoxicillin yung ginagamot ko? Bakit mahina? So hanggat maaari mga kalapatids, ayaw ko silang gamutin ng malakas na gamot. So pwede ko silang bigyan ng malakas na gamot. Yung gagaling kaagad sila, pwede naman yan. Merong gamot na ganun. Kaya lang, iniisip ko, baka maka-apekto sa kanila o sa katawan nila kapag masyado ng malakas yung binigay kong antibiotic. Saka kapag malakas kagad yung antibiotic na ibibigay ko, baka sa susunod na tamaan sila, wala nang mas malakas pa doon sa gamot na naibigay ko. So kaya hanggat maaari, mahinang gamot lang yung ibinibigay ko. So ito kasi amoxicillin, subok ko na rin. So kaya mahina lang, ayaw kong maapektuhan yung laman loob nila kapag malakas na antibiotic yung ibinigay ko. Napagaling ko nga sila kagad doon sa malakas na antibiotic. Kaya lang baka pagdating ng malayong karera, hindi nila kayanin kasi nga naapektuhan yung mga laman loob nila. So hindi sila makakauwi sa malalayong karera.
So yun lang yung ano, naisip ko, kaya mahinang gamot yung binibigay ko. E dito mo rin malalaman yung mahinang ibon. Kapag masyado nilang ininda o kapag namatay sila. Kumbaga, huwag tayong panghinaan ng loob kapag may namatay. Kasi nga, yung mga namamatay na ibon dito sa Adeno, yun yung mahina talaga yung immune system. Yun yung mahina yung pagkakabreed, kaya hindi nila kinaya yung sakit. So yan, tututukan natin to. Ipapakita ko sa inyo hanggang ano, hanggang sa bumaling sila. So ngayon nga is day 4. So ito nga yung bagong clock ng PHA. Nakuha ko na. So i-unbox natin, mga kalapatid. So bago ko nga buksan to, mga kalapatid, papakita ko muna sa inyo yung lumang clock ng PHA na ginamit ko. So yung dating ginagamit. Ito nga, face out na yun. Papakita ko sa inyo. So ito nga yung luma na ano, ginagamit dati. So ayan, yung trapdoor ko ay nakadesign niya dito sa luma. Kasi nga, yung pad nito ay sinasaksak dito. Ayan, sinasaksak dyan. So, natatanggal nga ito kapag walang karera. So ayan, makikita nyo yung kaibahan mamaya. So ito nga eh, sinasaksak dito. So ito yung pinaka-clock niya. So ayan. Tapos sinasaksak dito sa likod. Dito sa likod. So ang mahirap dito, ito yung channel niya. So kailangan magtugma-tugma itong mga butas na to. So hahanapin mo pa nga yung channel niya, kakapain. Kasi nga pagka hindi tugma yung tatlo, eh hindi gagana yung isang pad. So dapat ano yan, tugma. Kumbaga nagbiblink. So meron siyang code na ano, na nagbiblink kapag tama. So, meron din code na ano, nagbiblink kapag mali siya. Baga kapag mali yung isang saksak niya ng channel. So, ito nga yung ano, luma. Face out na to. So, wala nang gamit to. Tatabi na natin. Kumbaga ano na lang to. Remembrance. Parang yung dating bandy clock. So, ito na nga yung bagong clock. Tara, buksan natin mga kalapati. Ahin natin tong pad, yung malaki. Ito nga yung bago. Ito yung pad niya. Isang buo na. So yung dati nga ay siwahiwalay na tatlo. So ito isang buo. Tingnan natin yung clock niya. So ito na nga yung pinaka-clock niya. Ang liit na. So mas maganda ngayon. So yan, mas maliit. Hindi ka tulad dati yung laki. Tapos ngayon nga ay isang buo na yung pad. So siguro ano na to, wala nang ano. Pag sinaksak mo eh, hindi mo na kailangan kapain yung channel niya. So, ito nga yung mga ano niya, wire. O yung mga saksakan. So yan. So tingnan natin kung paano natin kakabit to, mga kalapatid. So yan, kung dito ilalagay eh hindi kasya. Ayan. Dapat kasi mabilis ano, ma-clock yung ibon. So pag dito baka maantala. So dapat kasi doon pa lang, kahit hindi tumutong-tong yung ibon, kahit nasa labas pa lang, eh ano, mag-clock na kaagad kahit hindi pa pumapasok. So dito nga, hintayin pa pumasok para mag-clock. So tingnan natin kung mas maganda sa labas. So yun nga mga kalapatids, dito ko na nilagay yung pad. So mas mabilis dito para dito pa lang sa bukana, eh magka-clock na sila. So ito nga, dito ko na pinagapang yung wire. Papasok dito sa abangan. So ito na nga yung pinaka-clock. Tapos ito yung ano, saksakan niya. So ito yung galing dun sa ano, sa pad. So ayan, pa ikakabit natin. Ayan, tapos ito naman dito sa ano, pinaka-clock. Yun. Tapos ito naman yung SIM card niya. So ito yung SIM card niya. Ito yung nagbabato o yung nagte-text sa amin para malaman namin kung sino yung first o sino yung dumating na ibon. So ito nga yun. Sasaksak natin dito. So ito yan, ito yung ano, SIM card dito nakalagay. Ito yung ano, tinatawag na GPS. So sa pamamagitan nga nito, pagka dumating yung ibon, eh binabato sa amin yung text. Nalalaman namin kaagad kung sino yung ano, 1, 2, 3. Tapos yung susunod na text niyan, eh puro ibon kuna ang ibabato niyan text.
So, ganyan kaganda sa PHA. Baga, malalaman mo na kagad kung sino yung naunang ibon. So, isasaksak natin yung power. So, ito, meron siyang adapter. Saksak natin. So, te-testingin natin. So, yan. Sasaksak natin yung power. Ayan. Ayan, tumulog na kagad. Sasabog na. Ayan, okay. Napansin ko nga na mas madali gamitin to kaysa doon sa dati. Kasi nga, yung dati, titimplahin mo pa yung channel para makuha mo yung ano yung tatlong pad na gumana. So dito nga isang saksakan na lang. Kumbaga magagamit na agad, hindi mo na kailangan timplahin yung channel niya. So ito nga yung kagandahan nito, nandito kami sa labas. Nakikita namin yung ano, yung darating na ibon kung ilan. Kasi nga dati yung clock nando sa loob ng kulungan nakalagay. So ngayon is nandito na sa labas. So dati para makita namin yung result, papasok pa kami sa kulungan. So ngayon, nandito na sa labas. Ayan, magte-testing nga kami ng isa. Ah, hindi pala ito. Ito, yung naka-record na. Sa PHA, te-testingin natin. Naka-ano nga ito, mga kalapatis, naka-training mode. Ayan, te-testingin ni JJBK. Titingnan natin kung tutulog. So ayan, tumulog. Ibig sabihin, pasok yung clock. So, ayun yung ibon. So, yun. Hindi ako. So, yun nga. Successful yung testing namin. So, yan lang video natin para sa araw to, mga kalapatids. Please like, share, comment, and subscribe. Keep safe. God bless. Ingat, mga kalapatids.